Gusto ko ang lugar na maraming tao. Kung saan lahat ay nagmamadali. At walang pakialam. I get lost in that kind of energy. And I feel I'm in control. Then I met Agnes. Ang ina ng aking nag-iisang anak. Artist daw siya. Ang hirap niyang maintindihan. I am a businessman. I deal with facts, numbers, and calculated risks. Kaya siguro people think I'm a cold person. I rarely show what I feel. I like watching people from afar. Pero ayoko nang may kausap na hindi ko kilala. Small talk is a waste of time. At isang araw sa Hong Kong, kinausap ako ni Tanya. Pinoy ka? Meron naman ng $20. Bilang tubig. $5 lang yun at wala kang mabibilan dito. Pagbaba. Playtime lang kita. Makakasing kuripot eh. Yaman-yaman mo, di ka magka. Perry? Hindi ako kuripot. Maingat lang ako sa pera. iPad na nga lang ang hinihingi ng anak mo. Hindi mo pa ibigay. Ayoko siya masanay sa iPad. Yun ba talaga ang dahilan? Ayoko siyang masanay sa luho. Hindi naman niya kailangan eh. Good morning, Mr. Chow. Sit down. I have with me a business proposal. Oh, very good. I also brought here with me our counter proposal and I want you to take a look at it. Stalker ka ba? Uy! Ano bang kailangan mo? Hindi ko pa alam. Mamaya malalaman ko. Dapat ba talaga alam lahat ng ginagawa? Hindi pwedeng spontaneous? Laro-laro lang? Gaya ng mga laruan dun.
Sige na nga. Type kita. Noon pa sa ferry. Kaya nung nakita kita dito kanina, sabi ko, tignan mo nga naman talagang pagkakataon, no? Pinagtatagpo tayo. Pwede na rin. Gustong-gusto ko mga gaya mo, eh. Ang tigas-tigas kunwari ng mukha. Parang nililo. Ayaw gumalaw. Pero ang totoo, nakikita ko sa mga mata. Ginagawa mo ba ito palagi? Pag gusto ko? Oo. Oh. Tara, kain tayo. Bakit? Dapat ba talaga lahat ng bagay may dahilan? Oo. Yan ba may dahilan? Oy! Huwag mo bibigyan ng dahilan yan. Hindi ka naman dyan. Sexy kaya sa lalaki yung malungkot pero nakangiti. Ito ang Temple Street. Masarap yung pagkain dyan. Kumakain ka ba ng goose? Paborito ko talaga to eh. Goose? Lagi ako makain dito bago pumasok sa trabaho. Server ako sa isang karaoke bar. Panggabi. Ayoko nang pumasok dun eh. Siguro, hindi na ako papasok mamaya. Uy! Nandiyan ka ni ma'am. I don't usually do this. Ay, di mabuti. Isipin mo na lang ako yung fairy godmother mo. At nandito ako para ipagawa sa mga hindi mo talaga normal na ginagawa. Ano ba talaga ang kailangan? Sabi ko na sa'yo, di ba? Type kita. At gusto ko malaman kung yung type eh, advance sa gusto. Huwag mo natanongin ang pangalan ko. Nasabihin ko na. Tanya. At huwag mong sabihin na nabakali Tanya yung full name ko. Bumento na yung joke na yan. Alan. Pwede mo ba ako tulungan? Baka naman may connect ka. Gusto mo makaalis dito sa Hong Kong eh. Ginagawa mo ba to sa lahat ng mga nami-meet mo? Tino? Ayun lang. Sa'yo lang. O, diba? Espesyal ka. Eh, bakit naman kita tutulungan eh, hindi naman kita kaibigan? Magiging magkaibigan tayo kung tinulungan mo ko. Maka namang big shot. Sigurado ako may connect ka sa embassy. Kailangan ko ng visa papuntang US. Susundan ko yung putang ilang tatay ko doon. Amerikanong tatay mo? Sabi ko ba? Hindi! Inchik! Tinakasang kami. Itaw Zylo. Nagpunta ng Chinatown sa New York yung gago. Gadget na naman. Hi, Daddy. Hi. Taas ng lagnat ni Buboy kagabi. Hindi ko alam, yung iPad pala, gamot na sa lagnat. Ikaw naman kasi,
Masyado ka naawa sa anak mo. Tingnan mo, lumalaking lampa. Ano? May connect ka ba sa US Embassy? Sawang-sawa na ako dito sa Hong Kong. Walang pinagbago. Puro na lang in-check. Nagsisikap naman ako. Lahat ng trabaho, pinatulang ko na. Server sa karaoke bar, part-time cleaner, babysitter, performer sa Cantonese opera. Oy, hindi ka naniniwala, no? Magaling kaya ako, sabi ng director namin. Ayaw niya ako paalisin, eh. Nagsawa lang talaga ako. Pero alam mo, yung Chinese opera na yan, dahil lang yan eh. Tataas mo lang yung pitch mo. Ganito, para bang ibon na iniipit yung bayan. Alan? Agnes? Alan! Kumusta? Kumusta ka? I'm good. I'm actually teaching 3 blocks from here. What brings you to New York? Business, as always. Of course. You look good. I'm actually meeting a friend here. Supposed to meet him here. Hey, Dex! There he is. This is my co-teacher, Dex. Dex, this is Alan. Oh, the famous Alan. Pleasure to meet you. Hi, Dex. Good to meet you. Dex is actually not just my co-teacher. Magkasama din kami sa isang theater group. At saka, tinutulungan din niya akong magsulat. Magsusulat ka? Papakita ako sa'yo. Hintay ka lang. Lapit na yan. Ang galing, di ba? Parang magic.
para kang lalamunan ng liwanag. Ay, selfie moment tayo. Ha? Huh? Ayaw ko naman nalang, mas maganda yan. Dali! Oh, sige. Ayun na, dali! Oh. Yan o. Isa pa, isa pa! General na yung gate? Bukas naman talaga ito ng gintong oras eh. Pero, pinasara nila dahil may rally daw. Ah, so delikado. Dino, ako pa. Lagi ako pumupunta dito nung bata pa ako. Ang dumi-dumi niya. Parang puro libag. Tapos sa umaga, pagbalik ko ulit, ang linis-linis na niya. Magic na naman. Nung bata pa ako, kahit ko iniisip bawat lugar may sikreto. Hindi ko alam. Nag-iimbento ko. Actually, nakapunta na rin ako dito. Pati sa Clock Tower kanina. Madalas kasi ako dito sa Hong Kong para sa business trips ko. Kaya, kabisado ko itong lugar na to. Like the palm of my hand. Eh, di ka pa, ano. Halika. Hong Kong ang may pinakamaraming bilyonaryo sa buong mundo. Pero tignan mo, dami pa rin mahihirap. Nagdagsaan sila dito mula mainland. Kahit pa ang baba ng tingin sa kanila ng mga tiga rito. Ay, alam mo ba, may kaibigan ako. Immigrant din siya, galing mainland China. Si Nancy. Mahusay yung kaibigan kong yun. Gusto mo ba pakilala kita sa kanya? Ge, papakilala kita sa kanya. Makakapunta na ng Amerika si Nancy. Tutulungan siya ng boyfriend niyang Amerikano. Palagay ko, tiga-triad yun eh. In love sa kanya yung chisin. Alam mo ba kung ano ibig sabihin nun? Gago. Di niya alam nagpupunta sa park si Nancy. Akala niya siguro kung sinong disenting... Nagpupunta sa park? Ay. Sabi ko ba? Bagay. Okay lang. Hindi ka naman pulis eh. Tsaka, sayang din yun ah. 200 Hong Kong dollars per customer yung kinikita ni Nancy. Kapag Buena, 600 Hong Kong dollars pa. Kailangan niya magpadala ng pera dun sa pamilya niya sa China. Buti na lang, solo flight ako. Wala akong pamilyang ipagpuputa. Buboy, yan o. Binigay sa akin ng teacher mo. Tigil mo muna itong paglalaro mo. Solve mo muna yung mga hindi mo na-solve dyan. Kapag tapos ka na, tsaka ako ito ibabalik sa'yo. Give him back his iPad. Let him enjoy his childhood. Sige na. Alam mo ba, when I was his age... Oo na. Iba ka. Lagi namang ikaw ang iba eh. Laging kami yung nag-a-adjust para sa'yo. Teka, what do you mean? I give you everything. Hindi. Kinokontrol mo ko. Pati mga pangarap ko, kinokontrol mo. Pangarap? What do you mean, pangarap? Yung fantasy mo about New York, literature, theater, writing, arts culture? Your family should come first. Gusto kong mag-aral sa New York, Alan. Gusto kong matuto. Gusto kong ma-expose sa isang culture that I know will help me with my writing. Bakit ikaw nagagawa mo naman lahat ng gusto mo kahit na may pamilya ka na? So let me do the same.
Let me pursue my passion habang bata pa si Buboy, please. You don't have to go to New York to realize your dream. I will help you realize your dream here. Wow. Ganda, no? Nice, huh? Colorful. Kay Dex, itong apartment na to. I'm just renting a room here. Pero he's staying with a friend for about a month to give me some privacy habang nagsusulat ako. Ubo ka. Ubo ka. Alam ko yan. Gusto mong itanong kung kami, no? No, we are not together. Early on, we decided na we're better off as friends kaysa lovers. Bakit? Nakailang relationships ka na ba? Uy, ikaw ha, fishing ka. Take ang ulam natin. I hope that's okay with you. Pero kung gusto mo, pwede kong initin yung natirang dinuguan or kare-kare. No, okay to. This is fine. Wait, Alan. Ano na nga? Kanina pa kita tinatanong. Ano na nga? Ang sabi ko, anong gusto mo for dinner tonight? Ano bang nasa menu? Menu na naman. Hindi ba pwedeng ibahin natin? Kaya nga tayo gumawa ng menu, di ba, para sundin. Di ba pwedeng for once, maging spontaneous naman tayo? Huwag na muna. Sige, late na ako, ha? Okay, so to answer your question, no, I don't have a relationship right now. But over the past few years, I've had a few. Tinuruan kasi ako ni Dex ng online dating. So, medyo naging adventurous ako. Nagkaroon pa nga ako ng affair with a woman eh. Pero I later on decided that I much prefer men. Oh! Gulay. Ito, good for your health yan. Thank you. Namihan mo ah. Sa akin, okay na itong good old wine. Or you want. Talagang tuwing nauuhaw ka, ito iniinom mo? Sige ano? Basta sumayad sa lalamunan. Yung kaibigan mo Chinese, kailan siya pupunta ng Amerika? Siguro sa susunod na buwan na. Kaya makasama ako sa kanya. Hindi na ako papayagan na tumira pa dun sa lugar niya. Sisigan eh. Eh, yung tatay mo sa Amerika, baka hindi ka tulungan. Pagkabubo ka rin eh, no? Kaya ako nga sa Hana, pinagtataguan ako. DH, nanay ko. Nasawa siya ng amo niya in-check. Ako, resulta. Pero, mabait naman yung in-check. Nilalala ko. Niregister pa ako eh. Kaya Chinese citizen ako. Pero, niiwan din ako. Chisin. Punta ng New York. Bakit sa New York? May kamag-anak daw dun sa Chinatown. Tara na, meron mo na to. Ikaw ba? How long are you in town for? A couple of days. Sorry ah. Alam kong busy ka. But I've been meaning to get in touch with you. Hindi ko lang alam kung pareho pa rin kasi yung number mo eh. Gusto ko sanang pag-usapan yung papers. Papers? Yung annulment. Kasi diba, tingin ko dapat ayusin na natin yun. Isara na yung dapat isara.
Galit ka pa rin ba sa akin? Sir, si Ma'am Agnes po. Hello, Ma'am. Ito na yung papers. Basahin mo na lang, tapos pwede tayong mag-meet ulit kapag napag-aralan mo na. Alan, magkwento ka naman. I want to hear all about you. Huy! Ikaw magkwento. Mukha namang nakasettle ka na totally dito sa New York. Hindi mo lang alam kung anong pinagdaanan ko dito my first few days, months here. May ibang trabaho. Natanggal pa nga ako eh. Walang-wala ako. Pinalayas ako sa inuupahan kong kwarto, kaya ilang gabi rin akong natulog sa Central Park. Basta na malayan ko na lang na sinisigawan ko siya sa Tagalog na hindi naman niya maintindihan. No! 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 Take it! No! No! Please! 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 No! 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 Putang ina mo! Ano? Pilipino ako, ha? Ito na nga ang pag-aari ko, kukunin mo pa? Kamala ka! Maria ka dyan! Putrakis ka! Papanayin mo ako! Lahat ng away na hindi ko nagawa noon sa Pilipinas, naipon at inilabas ko. Matagal ko na talagang gusto pumunta ng Amerika. Masarap buhay dun. Sana makahanap ako ng Amerikano na pakakasalan ako para magkaroon ako ng green card. Kahit 80 anyos pa siya, o kahit anong anyos. Hindi mo na ako mahihirapan sa Ingles. Marunong ako mag-Cantonese, Mandarin, Tagalog. Kahit sa lupalap na mundo mo ako itapon, kaya ko mabuhay. Basta, makaalis lang talaga ako dun sa pinapasukan ko inchi. Pinaglinis ba naman ako nalabas ng bintana ng bahay niya? 14th floor, ha? 14! Teka. Kala ko, sabi mo sa akin, server ka sa isang karaoke bar. Di ba yung sabi ko? Eh, baka nalito lang ako. Erase, erase. Sa totoo niyan, wala talaga akong trabaho ngayon. Natanggal ako dun sa pinag-waitressan ko. Mata ko. Sabi nila, hindi raw pantay yung size. Pero pag tinitignan ko naman sa salamin, pantay naman. Pang-ilan mo na yan. Binibilang mo? Oh, that's Diane, girlfriend ni Dex. She died 3 years ago. Talaga? Yeah. Ganda niya, no? Mm-hmm. She was a native of Ecuador. Pumunta siya dito on a B2 visa. She wanted to make it big in America, like most immigrants. Kaya lang, bago mag-expire yung visa niya, binigay sa kanya ng bad advice. Mag-seek daw siya ng political asylum. Hindi na-approve ng immigration. Sayang. Second option sana, solution. Pakasalan siya ni Dex. Kaya lang hindi din pwede kasi Diane was married in Ecuador. Tapos ayaw siyang bigyan ng asawa niya doon ng divorce kahit na matagal na silang hiwalay. And so while waiting for the appeal, she found out that she had terminal cancer. And that's when her great American dream ended.
Ayun, na-realize niya. All she ever wanted was to be happy with Dex. Can a person truly be happy? Alam mo, yung happiness na yan, overrated yan. Kasi alam mo, if a person, if he wants to be happy... Teka. Bakit kapag may example, laging he? Hindi ba pwedeng she? Pwede ba naman yan, papag-diskusyonan pa natin? He, having he, ibig sabihin kasama na lahat dun. Halimbawa, mankind. When you say mankind, kung sinabing mankind, hindi naman ibig sabihin lalaki lang, di ba? Buti pa sa Tagalog, hindi he or she. Siya, hindi son or daughter, anak. Oh, pero merong ate, kuya, nanay, tatay, tito, tita. Mami! Daddy! Yes. Look at my drawing! Oh, wow! Ang ganda! Show, Daddy. Oh. Ang ganda naman. Ba? Ano to? Mga smiles yan, Dad. Yan kasi ang seat of lost smiles. Doon nagpupunta yung mga smiles natin na hindi na nakita o hindi makalabas. Dahil binawal. Or natatakot. Baka nahiya. At doon, walang sunrise. Puro lang darkness. Alam mo yung sinusulat kong play? Base doon sa drawing ni Buboy. Tungkol ito sa isang pamilya kung saan nawala na yung mga ngiti. Uy! Don't worry, eh. I'll be very cautious. Kung may magagamit man tungkol sa buhay natin, detalye lang. Mahirap naman kasi magsulat kung hindi ba pasok yung personal mong karanasan, di ba? So, basta huwag ka mag-alala. I'll be sensitive. Parang mali. Yung ibabandila mo yung nakaraang buhay natin sa iba. Alan, as I said, fiction nga, di ba? Kung may magagamit man sa buhay natin, details lang. Kahit na. Every single detail, sa atin yun. Private yun. Eh, ano sa mga alaala ng mga nangyari noon ng akin, Alan? Ano ang pwede kong ikwento sa iba? Boring ako. Ay! Laro tayo. May alam akong laro. Ano ba yung game mo? Larong firsts. Tatanungin kita tungkol sa first mo. Pag hindi mo nasagot, pipitikin ka sa tenga. Sige na nga. Oh, game. First kiss. High school. Tapos, napaalam pa ako dun sa classmate kong babae. Ikaw? Chinese neighbor? Baho ng hininga? Isang taon ako takot magpahalik eh. First dream. To be a businessman. Isa lang naman ang dream ko eh. Ikaw? Alam mo na. Ang nakapunta ng Amerika. First love? Wife ko. Latest love? Hindi na first yung tanong mo, ah. Pero sige, sasigutin ko yan. Wife ko pa rin. Wala nang iba? Boring naman. Iisa lang? Ako. Mauubos ang daliri mo sa kamay at sa paa kung bibilangin mo. Tanggap ko naman eh. Matagal na akong kinaiinlaban ng mga lalaki. So, ilan ay anak ninyo? Daddy, may English na nga sa umaga. Bakit kailangan pa mag-Chinese sa hapon? Di ba pwedeng mag-English na lang lahat? Alam mo, anak, ka-age mo ako noon, nag-aaral ako mag-Chinese. Ayoko rin, ang hirap. Pero dahil yung
papa ko, hindi naman stricto, hindi siya mahigpit. Yun, hinayaan niya lang ako na tumigil at huwag na matuto ng Chinese. Later on, pinagsisihan ko. I had known na malaki pala matutulong nito sa negosyo, hindi sana sinaga ako matutong mag-Chinese. Edon, ang hirap talaga eh. Boy, kailangan mong kayanin. Single father ka? Sabi ko na nga ba eh. Single father ka? Alam mo bang sobrang type na type ko ang single father? May sobrang sexy lang sa lalaking ipapakananay. So, ilan na nga yung anak mo? Isa lang. Ilan taon na siya? Kaya ka ba nandun sa may tindahan ng laruan kanina? Bibilan mo? Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Kapag ayaw mo na makipag-argue, tumatahimik ka. Kasi alam mo, ikaw din naman na masusunod. That's not true. Hanggang ngayon ba naman, 5 years later, pag-aari mo pa rin kami ng anak natin? Hindi totoo yan, ha? Totoo. Kaya nga tayo madalas mag-argue, eh. Arguments lang yun. Mga salita lang yun. Yes. But we hurt each other with words. Sinasabi mo, words lang. But the words stay. Hanggang sa pagtulog natin, nakahimlay na yun. Sa ating mga kaluluwa, forever. Wow. Hurting us. Stig, talagang writer ka nga. Totoo naman eh. Madalas you used words that demeaned me, made me feel useless. Teka lang, ano to, confession? Naalala mo ba yung isang away natin? Yung napahiya ako sa kaibigan ko. Mamayabang ako, sabi ko, pautangin ko habang nagsishopping kami. Yung pala, hinold na yung card. Gusto lang naman kita turuan ng leksyon noon. Eh kasi naman ikaw, pautang ka ng pautang ng pera kung kani-kanino. Eh kasi kung pinayagan mo ko na tanggapin yung job offer ko abroad, eh di sana may sarili akong pera. Kinailangan ka ni Buboy. And it was your idea. Ikaw may ayaw na kumuha tayo ng yaya because you wanted to be hands-on sa baby. I was ready to spend for a yaya. Tama? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako manalo-nalo sa isang argument. Sorry. Gumastos ka ng napakalaki. Ikaw na kuripot. Inimbita mo lahat ng mga kaibigan natin at katrabaho mo. Maski si Buboy, hinayaan mong magpuyat. Birthday ko pero pakiramdam ko party mo yun. Hindi yun ang gusto ko. It was your idea. It was your way of displaying sa iba kung gaano ka gagastos para sa akin. Your wife, your party. It was all you.
Ganun ba ang inisip mo? You made me into the wife you wanted me to be. A woman who would need you. Pero natutunan ko, ibang need sa love. Hindi ko alam na iiwan na pala kita. I just felt na pag nagtagal pa ako sa bahay na yun, hindi na ako makakahinga. Mga damit lang ang dinala ko. Yung mga binili mo para sa akin, ayokong dalhin. Tita Agnes, you have a phone call. Ikaw alam mo, masabi ko wala ako. Hindi po, sa ospital. Hello? Viral encephalitis can be very tricky. When the virus reaches the brain, cure becomes more challenging. Doc, how grave is the condition of my son? Critical. Do everything you can, Rebby. He's my son. I can't lose my son. Kung pumatay kay Buboy. Dahil umalis ako, iniwan ko siya. Hindi totoo yan. Pinagpalit ko siya for my freedom. Wala kang kasalanan. Nilaladadak. Dinaladala ko yung guilt na yun. Hanggang ngayon, daladala ko pa rin. Ako ang nagkulang. Patawarin mo ko. Nakikisiyar lang ako sa restaurant doon. Excuse me.
she's Filipino-Chinese. And she wants to apply for a U.S. visa. And I would really appreciate it if you can help her. I remember her telling me that she's living with her immigrant friend from the mainland and that they live in this very cramped place. Do you have an idea where that may be here in Hong Kong? Excuse me, do you know her? This one, the girl? No. Excuse me, miss? Maya. Do you know her? No. Tanya. Tanya. Mawa, naula. You know, yung babae. Patingin? Magaling ka na naman. Kinala ko to eh. Si Mercy ito. Mercy? Iniiba-iba pala niya yung pangalan niya. Tonya. Hindi, Tanya. Buti pala, hindi ginamit yung pangalan ko. Pero kami naging date sa isang mayamang pamilyang Chinese eh. Maligalig yan si Mercy. Tanya. Hindi makatagal sa trabaho. Lagi niyang kasama yung parang lagi pasamadong inchik. Si Nancy? Yata. Ano nga yun, yung nakatira sila dun sa tinatawag na cage houses dito sa Hong Kong. Bakit sa gitna ng katahimikan, naghahanap tayo ng gulo? Parang isang batang di mapakali sa upuan. Tatayo at lalakad pero wala namang pupuntahan. Bilib na ako sa'yo. Kapag gusto na, Hannah. So gusto mo na ako. Si Nancy, kaibigan ko. Ay, ikaw nga magsabi. Para kami magkapatid na dalawa, no? Teka, di ba sabi mo sa akin kanina, dito siya nagtatrabaho? Tanungin mo nga siya kung di siya natatakot na mahuli dito. Eh, kung tatawin. Wei, wane ho leng huo. Hanggo ko to siya. Haki ba kaki bo. Lamat daw. Short time ka lang ba daw dito sa Hong Kong? Paalis na rin ako. Last 2 nights na lang. Ibe tiguan ng batay. Batu he pache. Type mo ba siya? Ha? Hindi. No. Maya. May good news ako sa'yo. Kinausap ko na yung kaibigan ko para sa US visa mo. Nakakapunta na ako ng Amerika?
Nabasa ko na yung papers. Papadala ko na lang pag napirmahan ko na. Thank you, ah. Do you know anything about Chinatown? Good food. Punta ng mga Pinoy. Masyano. How about the Chinese here in New York? Yeah. Dumarami sila ng dumarami. They keep buying buildings left and right. Hindi lang sa Chinatown, ha? Pati na rin sa buong New York. Alam mo, isang araw talaga, they will own the world. Kahit na mahigpit si Trump sa mga immigrants? Mahigpit talaga si Trump. Pati nga ako apektado eh. Hindi ko alam kung marirenew yung work visa ko. To be honest, I'm a bit worried. Gusto mo tawagan ko yung friend ko na merong kumpanya rito para ma-sponsor ka niya? Talaga, Alan. Ano ka ba? Taya ka na naman eh. It's okay. It's my problem. I'll handle it. Pero alam mo, kawawa naman talaga dyan. Yung mga mahihirap eh. Sila ang apektado nun eh. But Chinese doesn't deter them. Marami pa rin mga Chinese immigrants ang pumupunta dito. Bakit ba? Yung business dealing mo ba with the Chinese? Can I tell you something? Sure. There's this girl in Hong Kong. Hindi ko siya maintindihan. Hindi ko alam kung totoo yung mga sinasabi niya, kung nag-iimbento siya. Hindi ko nga alam kung talagang kailangan nila ng tulong. Paano kung totoo? Para sa kanya kasi lahat laro. That's how she survives, through pretense. Hindi naman niya sinasadya yun eh. Ikaw kasi baka naman kinakawin siya. Alam mo, a person is more than one story. Alan, we all wear masks. Yung ibang tao lang, mas magaling na magsuot. Napansin ko pag nakikipag-sex ka, hindi kasama ang mga mata mo. Ha? Huh? Parang nakikipag-sex ka sa akin pero hindi kasama ang mga mata mo. Malungkot. May ibang nakikita. Itali mo ko. Baka mas mag-enjoy ka. Huwag ka mag-alala, sanay ako dito.
You should at least text her. Hey, beautiful. Mm. Yeah. Hi. Alan, how are you doing? So, did you invite him yet? Huh? Iimbitahan talaga kita dapat sa play. May sakit kasi yung lead. Understudy lang ako. She's really good. You should come see her. I'll go, definitely. Maga? Thank you, ah. Actually, ayaw ibigay sa akin ng producer yung lead because I refuse his advances. Tsaka every time that he's harsh on people or he says something really mean, I call him out. He calls me a bitch. Bigot kasi yung producer na yun eh. Alam mo kasi dito sa Amerika, pag babae ka, and then you express your opinion and you fight out of your way, natawagin ka nilang bitch. Alam mo ba, next week, may pitching ako sa isang foundation and for funding. Wait, how much ba usually inaabot yung mga ganyan? Maybe I can help. Thank you, Alan. But, mas gusto ko na makuha yung grant. Somehow validation na rin yun ang worth ng play ko. Right? Kaya ka ba pumayag na gawin to? Dahil tinutulungan kita. Bakit pa lahat talagang bagay ina-analyze mo? Ginagawa ko to dahil may utang na loob ako sa'yo. At dahil din gusto kita. At dahil gusto ko yung jacuzzi dito. Yung bahay ko sa White Plains may jacuzzi. Sino nang kasama mo dun? Dalawang maid at isang driver. Malungkot? Yung lungkot, gawa-gawa lang natin yun. Gayun din yung saya. Gawa-gawa lang natin. Hindi ako sang-ayon. Pero sige, buhay mo yan eh. Maaga na matay ang parents ko. Kaya inampun na lang ako ng ninong kong Chinese dun sa Binondo. He was a lonely man. He kept talking about China, his homeland. Lagi niyang sinasabing gusto niyang umuwi. Paglasing, nagbabasag siya ng mga gamit. He never let me into his life. Nakakausap ko lang siya kapag tinitignan niya kung mataas ang grades ko sa report card. He was never able to go back to China. He died when I was 15. At ako, ang lagi kong naiisip noon, bakit ba siya nag-ampun? Kung hindi rin lang niya mamahalin. Kawawa ka naman pala.
Uy, nagkakagusto na siya sa akin. Huwag muna tayo mag-I love you, ha? Tanya? Tanya? Sorry, I don't understand Chinese. Huh? She said she is going to follow her dream. Yeah. Follow her dreams? Yeah, follow dream. Bye-bye. I didn't choose to be orphaned. Nor did I choose to grow up with a foster father. In a moment of whimsy, I chose Tanya. Para siyang kalahating kwentong naghahanap ng karuktong. Bakit ko ba siya sinagot nung nagkasabay kami sa ferry? Bakit di ako tulad ng iba na may barkadang nasasandalan? Bakit ako iniwan ni Agnes? Thanks, Alan. Thank you, Michael. So, I'll have the contract ready for your signature. Sure, sure. Thank you. You're welcome. A 48-year-old Filipino unmarried mother of two has been recently deported back to the Philippines. Gloria Cuevas, an illegal immigrant, has been living in Hanover, Pennsylvania for over 20 years when immigration officials recently caught up with her. She came in as a tourist 20 years ago. Her lawyer claims she sought legal advice early on but was conned into paying a huge amount until she could no longer. Huwag mo na akong sineser, ha? Hindi na kata driver. Alan na lang. Hindi ko po magagawa yun. Kakawalang-galang yun. Kumusta? Ito, house husband. Asawa ko may trabaho. Dalawa-dalawa. Mas nakakatakot maging TNT ngayon dahil kay President Trump. Lalo kami kinakabahan na baka mas kayo ng oras. Ma-deport kami. Daddy! Daddy! Look! A hippopotamus! Very good. You go inside muna, anak. Are you my daddy's friend? Can we be friends? Of course. Come here. What's your name? Ashton. What's yours? My name is Alan. Go on, Ashton. Go inside muna. Makulit itong anak ko. At Inglesero. Babad kasi sa YouTube. Sir, kukuha ko muna kayo ng mainom niyo. Eh, huwag na, Erning. Ano ho bang maitutulong ko? Naalala ko kasi, nabanggit mo sa akin dati na yung misis mo nagtatrabaho sa isang restaurant sa Chinatown. Oho, isa sa dalawang trabaho niya.
Doon madalas kumain ng mga Pinoy. May hinahanap kasi ako. Yan o. Maganda siya. Nagtatrabaho ka mo sa isang massage parlor dito? Hindi, hindi si Tanya. Yung kaibigan niya. Actually, pati nga yun, di ako sure eh. Nabanggit lang sa akin dati na baka nga sa massage parlor dito magtatrabaho yung kaibigan niya. Hawak ng Chayad ang maraming massage parlors dito. Karamihan sa mga babae ay nagiging prostitute na rin. Ginagawa nilang addict sa drugs. Hindi ganun si Tanya. Sige, isend mo tong litrato at susubukan kong magtanong kami. Mahirap ito, sir. Ah, maski pangalan, pinalitan na. Basta, punta kagad ako sa inyo, sir, kapag nabalita na si Mixis. Maraming salamat, Ernie. Teka, matanong ko nga, eh, kayo ba ng pamilya mo, eh, wala na kayong balak bumalik pa ng Pilipinas? Ayaw lang asawa ko. Pangarap niya to, eh. Ayaw niya i-give up. Minsan lang nakasakay siya sa train. Doon si May Roosevelt, nakita niya sa harapan niya, mga taga-immigration. Nag-check ng mga papeles. May tumakbong Pinoy. Hinabol ng immigration. Pinusasan. Nangihinig siyang lumabas ng train. Hindi kami makatulog magdamag. Sa panahon ni Trump, hindi lang sa border naghihigpitan. Abot naman galamay niya kahit saan. Nakiusap ako sa asawa ko. Nakapahagod magtago. Mas masarap ang buhay namin sa Pilipinas. Hindi naman daw para sa amin to. Hindi para kay Aston. Nabubuhay siya dahil sa kinibukasan ni Aston. Parang kwento ng gamugamong di natakot lumapit sa apoy. Someone said, man does the most unexpected of actions. Man is rational, and he does irrational things. Nakilala mo ba ako? aminin ko sa'yo, muntik na kitang hindi makilala. Sinasabi ko. Minsan, Japonesa ako. Minsan, Koreana. Yung iba, Malaysian. Ang sarap dito. Sabi nga nila, you can be anything. Para ka lang naglalaro. Ganun ba ang lahat sa'yo? Laro? Ano, pwede mangyari dito. Ay, eto, di ka maniniwala. Tignan mo mga mata ko. O, ano, pantay na sila, no? Pantay na nga! O. Alam mo, alam na ako sa'yo. Hanap mo na naman ako. Para kang immigration. Mahilig ka kasing magtago. Bakit? Enjoy naman ah. Sayang nga eh. Nakaalis na kami sa Hong Kong nung gumrabo yung protesta dun. Eh di sana nakasama ako sa kalye. Ang sarap kaya na sumigaw ng Free Hong Kong! Free Hong Kong! Oh, diba? Eh di sana naupakan ko man lang yung mga polis dun. Makabawi-bawi man lang. Ilang beses kaya kami hinaras ni Nancy ng mga gagong yun.
Dalas ako dun. Lagi ako nagpapakain ng mga kalapate. Kakaawa sila eh. Diba? Noon, sila yung nagdadala ng mga sulat. Kahit na napakalayo, nililipad pa rin nila yon nang hindi naliligaw. Kahit na may snow, kahit na matirik ang araw, nadadala pa rin nila yung sulat. Ang tatapang nila. Isa ako ang kalapate. Teka, nahanap mo na ba tatay mo? Baka naman inimbento mo yung tatay mo. Sus! Ito naman oh. Nakaka-invento ba ako ng tatay? Ay! Nancy! Ano? Natatandaan mo ba itong kaibigan ko? Oo naman. Si Nancy! Lika! Pwede mo ba kaming tulungan? Kailangan namin ng $10,000. Ano ba naman kasi ito eh? Pagrelasyon agad dun sa Amerikano niyang customer. Manyak pala. Siloso pa. Pinatitigil pa naman siya sa trabaho. Eh, di naman siya kayang sustentuhan. Na hindi siya papakasalan. Kaya yun, nakipag-break siya. Eh, di nagwala. Sinumbong siya sa immigration. Kaya nagtatago ito ngayon si Nancy. Humihingi ng $10,000 yung polis na kausap namin para di siya ma-deport. Teka, akala ko ba ano siya yung... Bakit hindi siya tulungan ng... Binitawan na siya nun. Malas talaga tong kaibigan ko eh. Buti na lang, hindi ako nahawa. Ano na lang yung pagpapadala niya ng pera dun sa pamilya niya sa China? Kaya na. Ano? Maliit na halaga lang sa yung $10,000. Teka, hindi ako magbibigay ng pera kung walang dahilan. Di ba dahilan yung pagtulong sa amin? Sige, tutulong ako, pero hindi pera. Ikaw, ano bang trabaho mo ngayon? Ako? Ayoko maging katulad si Nancy. Hello? Dishwasher ako sa isang restaurant. Ganito na lang. Baka naman pwede mo kami tulungan. Makahanap ng trabaho yung hindi mainit sa immigration. Sige. Tutulong ako. Kakausapin ko yung kakilala ko. Ganito, magkita tayo dito bukas. Same place, same time. Ito yung number ko. Yung card ko, andyan na rin yung mobile number ko. Contact tayo. Salamat. Gusto mo ba mag-sex tayo? Ay siya. Gusto mo ba siya makasex? Tanya, okay lang ako.
Basta, ano, magkita na lang tayo dito bukas. Okay? Siya, siya. Moses led his people to freedom by crossing the Red Sea. But was he a real person, or is he just a myth? Was he male or female, or gay or even lesbian? Was he a slave or of royal blood? Does it even matter? We are all one. We are one story. Neither segregated by gender, by blood, or status in life. You are me, and he is her, and them is us, and we are all we. And until we embrace this truth, we will forever wander the globe, foreigners in every land, rootless and homeless. The best. Uy, ano? Nagustuhan mo ba? Did you like the play? Uy, congratulations. Thank you. Ano, she's the only best person to portray. Yeah, she does amazing job. Exactly. So, any other projects at work? Yeah. Alam mo, ganito talaga ako pagkatapos ng isang play. Ang taas-taas ng energy ko, hindi ako nakakatulog agad. Well, I can keep you company. Ano gusto mong pagkwentuhan natin? I don't know. I know a game. Game? Firsts. Magtatanungan tayong dalawa kung ano yung mga first natin. Tapos kung sino hindi makasagot, pipitikin sa tenga. Okay. Game. Okay. First kiss. Ikaw. Remember? I know. Diba? Freshman year, may party, nalasing ako, and then 10 years later, nung magkita tayo ulit, malaman-laman ko, hindi mo man lang naalala. Kainis. What about you? First kiss mo? High school. Tapos, nagpaalam pa ako sa classmate ko, actually. Oh, come on. Alan by the rules. Hey. Hey. What? I've changed. I can see that. First sex. Teka, di ba dapat ako magtatanong? First sex. Ikaw. O ikaw, sino first sex mo? Ikaw. Naalala mo pa ba nung na-propose ka sa akin? Hindi ka pa nga yata nakakapagsalita. Nag-yes na ako agad. Ganun ako ka-in love sa'yo noon. Gagawin ko lahat. Ako rin naman na. Oh! Of course not. Alam mo, Alan, ikaw. You measure love. Tinitingi-tingi mo. Madalas yung love,
nanggagaling dyan sa utak mo, hindi sa puso mo. Naisip ko nga dati kung talaga bang minahal mo ako kaya pinakasalan mo ako o dahil maganda lang akong i-display sa mga business partners mo. Uy, that's unfair. Totoo. Oh yeah, my shirt looks good on you. Buti na lang, maganda yung costume ko. Parang binili ko para sa'yo talaga eh. Mm, baka naman pinaghandaan mo rin ako. Hindi, you can keep it if you want. Oh, ito. Favorite mo. Oy. Lasagna with ketchup. Wow! Thank you. Alan, ikaw ba? Kumakain ka ba sa tamang oras? Ikaw, dapat... health mo, inaalagaan mo ha. Hindi pwede yung puro business lang. Opo, misis. Sige na, kain na. Kain na. Maga. Sige na, kainin mo na yan. Sarap. Super. Si Tanya. Urgent daw. Wala mo sa mama? Ay, hindi na. I have an appointment with my psychiatrist at 9. Well, I have drinking problems, obviously. It's not as if candidate naman ako for Alcoholics Anonymous, ano ba? Magalala, libre naman yan kasi insured ako. Sige na, kumain ka na. Gusto mo na yan. Sorry last time, ha? Hindi kita nasipot. Naging busy kasi ako. Ikaw, kamusta? Okay naman. Tanya? Patay na si Nancy. Natutor siya ng immigration. Nasa balcony siya ng 7th floor. Nandun yung police. Nasa pintuan. Papahuli pa siya. O tatalon. Tumulon siya. Tumulon siya. Tumulon siya. Paano ka? Ako. Ano ko sarili ko? Si Nancy, naguguyo ng mga customer. Ako hindi. You want to fuck? You pay first. You pay first. Tanya, gamitin mo. Hindi na kita aalagin ng sex. Alam ko namang tatanggihan mo lang ako eh.
ang tawag namin doon, happy ending. Ibig sabihin, pagkatapos namin sila bigyan ng masahe, tatanungin namin sila, "Sir, do you want happy ending? But you have to pay extra." Dapat silipot ko siya noon. Naiwasan sana yung nangyari sa kanila ng kaibigan niya. Totoo pala yung kwento niya. Alan, ano ba? Hindi mo kasalanan yung nangyari. You still did everything you could to help her. Close to her again, huh? Yes. That's why you asked me all these questions about her? I just want to get to know her better. You know, I love that girl more than anything in the world. I was with her throughout the early years here. So you can't hurt her again, please. No, I won't do that. So why now? What do you want to know? I'm just concerned, and I love her so much. Okay. She tried to kill herself twice. Overdose. And I think she's over that now, and that woman, she has pure grit inside. You can never bring her down. I'm sorry. Huh? Ano? Sa lahat ng mga hindi ko nanggawa noon. Ito naman. Ano ka ba? Uwi ka na ng Pilipinas bukas. I miss Manila. Kahit na puro traffic at puro alikabok. Oo naman. Manila is home. You can always come home. Nasign mo na ba yung annulment papers?
Uy mo nga. May problema ba? May dumiba ako sa mukha? Ano ba? Ano? Alam mo, ayan ka na naman, Alan. Alam mo, yan, yung ginagawa mo yan. Yan yung ginagawa mo nung nililigawan mo pa lang ako na hindi ko alam kung makikita na ako sa'yo o may inis ako sa'yo. Ha? May gusto ka bang ipabago? Okay. So, ano? Lahat. Ano lahat? Agnes. Will you marry me again? Agnes. Mahal na mahal kita. And this time, hindi na tingi-tingi. Hindi na kuripot. Allow me to make you happy this time around. Past few days, they've been great. Kahit na paulit-ulit ko pang i-deny sa sarili ko, I realize na mahal pa rin kita. I guess I'm just that kind of person that can never really move on. Then marry me. Sa game na parang pag natalo ka, pwede kang bumawi ulit. Agnes, please, come home with me. Meron akong business meeting sa Taiwan next week. Kakancel ko yun. Uwi na tayo ng Pilipinas. I'm sorry, Alan. Pero hindi ko na kaya umuwi. Alam mo ba, hanggang ngayon naaalala ko pa rin si Buboy. Ayoko siyang kalimutan. Litrato nga niya hanggang ngayon, nasa wallet ko pa rin eh. Dala-dala ko yun, araw-araw. Kaya yung kwento ko sa'yo, yung mugger dun sa Central Park. Yung mugger dun sa park. Hindi ko talaga ibibigay sa kanya yung gamit ko eh. Nandun yung wallet ko eh, nandun yung picture ni Buboy. Yung
picture na yun, it brings with it extreme joy. Also pain. A lot of pain. I don't want to lose that pain. I can't. Kasi si Bubu yung pain na yun. Nagsama tayo. Kapag nakita kita ulit araw-araw, hindi ko na kaya. Pumuwas na ako. Pumuwas na akin ako yun. Ulit-ulit. Kaya naiintindihan mo bakit hindi ako pwede umuwi. Di sila nawawala sa isip ko. When what we understand and don't understand meet, it gets clearer in our heart. What is the essence of loneliness or brokenness? It questions the void that we create to mask our realities. So, how does your play end? Honestly, I still don't know.
mata ko. Patuloy na mawawala sa gitna ng mga magulo at mataong lugar.